Magandang buhay po mga giliw namin taga-subaybay ng Teatro ni Ranny Dayo YouTube channel. Heto na naman po ang inyong lingkod, Ranny Dayo, para ihatid sa inyo ang tampok na episode ngayon na pinamagatang Tagahanga. At ako naman po si Ace, ang inyong butihing cameraman. Bakit po Tagahanga ang title ng ating kwento ngayon? Bueno Ace, para malaman natin, panoorin na natin ang kwento. Ready ka na ba? Opo, Ninang. Ready na po. Samahan nyo kaming alamin kung bakit Tagahanga ang pamagat ng ating kwento ngayon. Dito lamang sa the one and only... Kuwentong Comics Vlog! Ay! Ang pogi-pogi talaga ng idol ko si Enrique! At ang galing-galing pa kumanta! Minsan, may isang dalagang tagahanga. Kahit anong kantahin niya, ay bagay na bagay sa boses niya. Para akong dinuduyan kapag naririnig ko ang boses niya. Nang isang sikat at mahusay na singer sa telebisyon at pelikula. Lalo na kapag love song, nakakakilig, nakaka-inlove talaga. Hindi niya pinapalampas ang mga guesting ng kanyang idol sa mga TV shows. At pati na rin sa mga radio shows. In short, number one avid fan siya nitong si Enrique. Ah! May bagong video ang idol ko! Ah! Maging sa cellphone, ay hindi niya pinapalampas ang mga videos ng kanyang idol. Ang guwapo talaga! Nakakaloka! Nakakanisa! Ay! Opo mga viewers, ganun katindi ang paghanga nitong si Liza sa kanyang idolo. Ay, si Ate Liza talaga, maluka-luka na naman sa panunood sa idol niya. Oo naman, kaligayahan ko na makita ang idol ko sa TV o sa cellphone. Ang idolo niyang hindi pa niya nakikita ng personal. Sinabi mo pa, sister, kaya sumakay ka na lang sa kaligayahan ko. Ano pa nga ba? Kaya't araw-araw niyang dinadasal at hinihiling na sana'y makita na niya at makausap ng personal ang kanyang idol. Ay, kailan ko kaya makikita ng personal ang idol? Sana, magkita na kami ng personal at talagang magpapaselfie ako kasama siya. Ay, wish ko lang. Hanggang sa dumating ang araw na nabalitaan niyang... Ay! Sa wakas, makikita ko nila ng idol ko ng personal! Ngayon din ay pupuntahan ko siya sa show niya sa kabilang bayan. At gagawin ko ang lahat, malapitan ko lang siya at makausap. Harangan man ako ng sibat, wala akong pakialam. Basta't gagawin ko ang lahat, magpa-selfie lang ako kasama siya. Ah, alam ko na. Bago ko siya puntahan, ay gagawa muna ako ng sulat para sa kanya. Sasabihin ko lahat sa sulat, ang lahat ng gusto kong sabihin sa kanya. Magbibihis muna ako bago ako gumawa ng sulat para diretso na ako mamaya. At ganun na nga ang ginawa ng ating number one tagahanga. Gumawa siya ng isang sulat para sa kanyang idolong si Enrique. Pinagbuti niya ang pagsusulat nito at sinabi niyang lahat sa sulat ang lahat ang gusto niyang sabihin sa kanyang idolo. At super excited na nga ang ating number one fan. Ate, mukhang may lakad ka. Talagang may lakad ako. Saan ka pupunta, ate? Saan pa? Eh di ba kikipagkita ako sa idol kong si Enrique? Guest kasi siya sa kabilang bayan para kumanta sa isang special show doon. Wow, talaga?
Sa wakas, makikita mo na ng personal ang idol mo. Mismo! At hindi lang para makita at makausap, kundi para magpa-selfie ako sa kanya. At may ginawa akong sulat para sa kanya at kailangan mabasa niya to. Sulat? Eh ate, sigurado ka kung malalapitan mo siya para maibigay mo yung sulat niya sa kanya? Sigurado ako. Ako pa. Kaya, wish me luck. Okay ate, good luck. Thank you. Babu. Ingat ka. At bumiyahe na nga patungo sa Karating Bayan ang ating numero unong tagahanga. At super excited talaga itong si Liza, lalo na nang malaman niyang may special fan day ang kanyang idolo para sa kanyang mga tagahanga. Oh, isa-isa lang ang papasok. Ayon ng idol niyo nang sabay-sabay kayo at baka magkagulo pa kayo. Bawat isa sa inyo ay may 3 minuto lamang para magpa-selfie sa kanya, kaya bilisan nyo. Pagpasok nyo sa pinto, makipag-selfie na agad kayo sa kanya at wala nang chika-chikahan pa, okay? 3 minuto? Okay na yun. Basta makita lang natin ang idol natin at maibigay ko itong sulat ko. At makalipas ang ilang oras ng paghihintay nitong si Liza, oh, next! Ako na! It's my turn! Oh, tandaan mo, 3 minuto lang. Kaya bilisan mo, ha? Ay! Idol! Sumakas! Enrique! Nakita din kita ng personal! Liza, at... Magpapaselfie ka ba with me? Oo naman! Saglit lang na. Okay na, idol. Nakabilisan mo lang, ha? At nakapit ang pila, eh. Once again. Idol, pwedeng isa pa. Okay. Thank you, idol. Hoy, ma'am. May sulat nga pala akong ginawa para sa'yo. Basahin mo, ha? Ang ganda ng nilalaman yan. Okay, sige. Babasahin ko to. O, sige, idol. Maiwan na kita. Marami pa kasing pila, eh. Baka mainip sila sa akin, eh. Mainis sila. Sige, ha? Bye! Okay, bye! Bitin man sa oras, pero masaya na rin si Liza dahil nakita niya, nakausap at nakapag-selfie siya sa kanyang idol. Pero hindi niya inaasahan ng... Naiwan ko yung... bag ko. Hindi may paliwanag ni Liza ang kanyang naramdaman sa inasal na iyon ng kanyang idolo. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak dahil sa sama ng loob at pagkadismaya sa kanyang hinahangaang tao. Dahil kahit sa panaginip ay hindi niya inisip na mangyayari iyon at magagawa iyon ng kanyang iniidolo. Pakiramdam niya'y para siyang tinakluban ng langit at lupa dahil sa pangyayaring iyon.
Oh, next! Oh, ano nangyari dun? Baka nabitin sa 3 minutes. Kung anong excited niya at saya habang papunta siya doon, ay siya namang lungkot niya habang pauwi siya ng kanyang bahay. At ibinuhos na nga ng ating tagahanga ang kanyang sama ng loob sa kanyang idolo. Ganyan ka pala, idol. Pakitang tao lang pala ang mga pinakikita mo sa mga fans mo. Binaliwala mo ang sulat ko para sa'yo. Tatanong ko't isipin na parang biglang nawala ang paghanga ko sa'yo. Sorry, idol, pero simula ngayon, hindi mo na ako tagahanga. Tagal ko naging tanga. Tangahanga mo pala ako. Pero mas may higit pa pala siyang hindi inaasahan. Bakit? Tingnan mo itong pinost ngayon ng idol mo. Parang ikaw ang kinakausap, Liza raw eh. Eto oh. Ha? Para sa number one kong tagahanga na si Liza, I'm sorry. I'm very sorry. Sana mapatawad mo ako. Labis ako nagsisisi sa nagawa ko sa'yo. At alam ko na alam mo ang dahilan kung bakit ako humihingi ng tawad sa'yo. At heto ang sulat mo para sa akin na handa akong basahin para sa'yo. Dear Enrique, hello idol, alam mo, number one tagahanga mo ako. Lahat ng kanta mo ay paborito ko. Lagi ko itong kinapakinggan pag wala akong ginagawa. Pati na rin ang mga TV shows at videos sa cellphone ay pinapanood ko. At hindi ako nagsasawa na pakinggan ko ang maganda mong boses at pagmasdan ang mamong mukha. At lagi kitang pinagdarasal na magtagumpay ka lalo sa singing career mo at maging malusog ka habang buhay. I love you, idol. Ingat ka lagi. God bless you. Ang iyong numero unong tagahanga, Liza. Muli, Liza. I'm sorry. At para sa'yo, ang abitin ito. Abot-abot talaga ang sayang naramdaman ni Liza
dahil sa ginawang iyon ng kanyang idolo. Muling nagbalik ang paghanga ni Liza sa kanyang idolo at agad kinalimutan ang hindi magandang nagawa nito sa kanya. Oh, ate, bakit umiiyak ka? Di ba dapat masaya ka? Oh, sige sister, ikikwento ko na sa'yo kung bakit. Oh, mga viewers, naging isa rin ba kayong tagahanga? Tunay na masakit sa kalooban na isang tagahanga ang baliwalain at hindi bigyan ng halaga ng kanyang iniidolo. Tama po, Ninang. At mabuti na lang ay nakonsensya ang idolo sa kanyang nagawa at humingi siya ng tawad sa kanyang tagahanga. Dahil yun ang dapat, Ace. Oh, nagustuhan mo ba ang ating tampok na kwento ngayon? Opo, Ninang. At kung anong minapugod na namang araw ang mga viewers natin. Samahan niyo po kaming muli sa aming susunod na episode dito sa dumadaming viewers na Kuwentong Comics Vlog. And please, don't forget to like, share, and subscribe. Goodbye po sa inyong lahat. God bless!